isang babaeng may hawak na malaking ahas. Nag-transform ang ahas bilang isang tao. Ngunit hindi ito napansin ng babae. Kahapon ay naghukay sinyangan ng ilang tangkay upang maiuwi. Ngunit ang pala sa kasamaang palad ay natigil. Nang pilit itong hinugot ng dalaga ay tumama ang dulo ng pala. Tanging hawakan lang ang nailabas ng dalaga. Sa sandaling ito ang mag-ina ay hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang gumapang palabas ng kuweba ang isang malaking ahas. Natakot ito sa mag-ina. Mabilis na nag-click ang lahat para humingi ng good luck. Nagmamadaling paliwanag ni Ning. Hindi sinasadyang nang-aasar lang ang dalaga, umaasang mapatawad ako ng Diyos ng ahas. Pinatawad ng Diyos ng ahas ang kanyang pagkakamali at dahan-dahang umatras sa loob. Sa sandaling ito ay bigla siyang tinawag ni Niang pabalik. May babalik pa sa akin ng Serpent God ang Hipshogo. Sumang-ayon sa kanya ang Diyos ng ahas. Itinulak ng Diyos ng ahas ang pala, mabilis itong kinuha ni Ning. Pagkatapos ay agad na tumakbo ang mag-ina. At ang ahas sa bukana ng kuweba ay nakatingin pa rin sa kanilang mag-ina. Inilatag ng babae sa pag-uwi ang mga bamboo shoots na hinukay niya sa lupa. Nais ng batang babae na mag-iwan ng bakas para sa ahas. Nakita ng ahas ang mga sanga ng kawayan na nakakalat sa lupa at naunawaan niya ang kahulugan ni Ning. Sinusundan ito ang mga track sa lupa. Sa gabi, gumapang ang ahas sa silid ng babae. Dahan-dahan itong gumapang papunta sa katawan ni Ning. Natutulog si Ning at agad na nakaramdam ng ginhawa. Biglang nagising ang dalaga na nagulat. Nang makita si Ning na malapit nang magsisigaw, unti-unting nag-transform ang ahas bilang isang tao. Unang pag-ibig ni Ning. Pero hindi maintindihan ni Ning. Mag-iibigan ang dalaga at ang dating kasintahan. Biglang may sumulpot na malaking ahas sa harapan niya. Agad na dinampot ng matandang magkasintahan ang machete para putulin ang ahas. Ang ahas ay direktang pinutol sa kalahati. Biglang nagbago ang langit. Ang unang pag-ibig na iyon ay hindi biglang nawala. Pagkatapos ay natuklasan ng kanyang anak na babae ang kwento ni Niang at ng kanyang dating magkasintahan. Ngunit ang nakita ng anak na babae ay isang higanting ahas. Anak na babae ay takot sa kamatayan. Sa loob ng isang gabi, nagkaroon ng morning sickness reaction si Ning kinabukasan. Pero mahigit isang taon nang nagtatrabaho sa labas ang kanyang asawa. Siguradong laman at dugo ng ahas. Bumalik ang asawang nasa labas na nagtatrabaho. Masayang pumunta ang anak na babae para sunduin ang kanyang ama. Agad na tinanong ng ama, nasaan si nanay? Hindi alam ng dalaga ang isasagot. Dahil si Ning ay kasalukuyang may hawak na natutulog na ahas. Ang babae ay nakikipag-ugnayan sa isang ahas. Biglang dumating sa pintuan ang asawa ni Manop na wala sa trabaho. Nang nasa labas si Manop ay tinatawagan ang kanyang asawa. Nataranta si Ning sa kwarto. Nakita ni Manop ang kanyang asawa na hindi na nagbubukas ng pinto sa labas at nag-aala lang nagtanong. Sinabihan ng asawa ang ahas na mabilis na umalis. Pero parang ayaw pumunta ng ahas. Matagal na naghintay si Manop sa labas ng pinto kaya sinipan niya ng paa ang pinto. Saka lang din binuksan ni Ning ang pinto. Nang makitang nakatayo sa harapan niya ang asawa ay labis siyang kinabahan. Nakita ni Manop ang haggard na anyo ni Ning, magiliw na inaalagaan ang asawa. Masama ba ako? Simpleng sagot ni Ning. Lumapit si Manop na gustong maging intimate sa kanyang asawa. Nakita ng babae na malapit nang mabunyag ang bagay na iyon, hindi inaasahan na malapit nang mawala ang ahas. Mapayapa ngayon ang puso ni Ning. Pagkatapos ay nagkunwaring nagmamalasakit ang dalaga sa kanyang asawa. Nang makitang ganoon ang asawa ay labis na nasisiyahan ang puso ni Manop. Gumapang na ngayon ang ahas palabas ng silid. Noong panahong naghahanda ng tanghalian si Niang para sa kanyang asawa. Nakita ng lalaki ang tiyan ng asawa at napaisip. Kinabukasan ay nagsiputol ng panggatong si Manop sa bakuran. Biglang sumuka si Niang sa tabi niya. Dahil dito, lalo pang naghinala si Manop. Sa pagkakataong ito, sinisi niya ang kanyang asawa sa pagtataksil sa kanya. Nagmamadaling isinumpa ni Niang ang kanyang buhay na walang ibang lalaki. Nang makita iyon ni Manop, tumigil siya sa pakikipagtalo at nagtanong sa kanyang anak. May dumating bang lalaki sa bahay kamakailan? Sinabi ng anak na babae na isang regular na ahas ang darating. Parang may naintindihan si Manop. Sa hating gabi, nagtago si Manop at ang kanyang anak sa bakuran. Maya-maya, gumapang nga ang ahas. Tinatrato ni Niang ang ahas na parang asawa. Si Manop na nagtatago sa damuhan ay nalulungkot at desperado. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit buntis ang kanyang asawa. Tapos may kakaiba siyang naisip. Pagkatapos ay kumalma si Manop at pumunta sa isang pabilyon. Siya ay nagbabalak na maghiganti sa kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw ang isang malaking ahas. Isang ahas ang dahan-dahang gumapang paakyat sa kisam. Takot na lalaki. Isang bangungot lang pala. Ngunit agad na naisip ng lalaki ang kanyang asawa. Kaya kinabukasan, hiniling niya sa kanyang anak na tawagan ang ahas. Takot na takot ang dalaga, ngunit sumunod pa rin siya.
Ang batang babae ay tumayo sa harap ng Yungib at tumawag ng ilang beses. Ang ahas ay natural na gumapang palabas ng mabagal. Sinundan nito ang kanyang anak na babae pasulong. Sa oras na ito, dumilim ang langit at unti-unting lumitaw ang isang figura. Matagal nang tinambangan ng asawa ni Miang dito. Nang makitang tuluyan ng nakalabas ang ahas sa kuweba. Tahimik siyang naglabas ng kutsilyo at pinutol ang ahas sa harap niya. Sa wakas ay naghiganti ang lalaki. Pagkatapos nito, sumuko siya sa pagdadala ng karne ng ahas sa bahay at gumawa ng sarili niyang karne ng ahas. Nag-enjoy lang ang mag-ina sa masarap na tanghalian. Kinuha ni Niang ang isang malaking piraso ng karne at kinain ito. Nagalit si Manok at sinabing masarap kumain pa. Itinuro din niya ang ulo ng ahas na nakasabit sa tabi niya. Nagulat si Niang ngunit hindi naglakas loob na ipakita ito. Umiyak ang dalaga at sinabing ang sarap. Sa gabi, umaasa pa rin si Niang na maaaring lumitaw muli ang ahas. Ngunit naghintay ang dalaga at hindi nakita ang ahas. Ngayon naiintindihan na niya. Pagkatapos ay pumunta si Manok sa likod para aliwin si Niang. Hindi raw maganda ang galit sa pagbubuntis. Kinabukasan, ang mag-asawa ay katulad ng dati. Gusto rin ni Manop na ilabas ang kanyang asawa para manghuli ng isda. Biglang sinabi ni Manop na kalimutan ang mga bagay. Pagkatapos ay pumunta siya para kunin ang isa 0 metrong haba ng kutsilyo. Sinundan din ni Niang ang asawa palabas. Sa isang tabing ilog, ipinakita ng lalaki ang kanyang tunay na mukha. Gusto niyang patayin ang bata sa tiyan ni Niang. Tumakbo si Niang kaya humabol ang asawa. Inawakan niya ang buhok ng asawa at hinila sa pampang. At papunta na rin dito ang babae. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Nakahiga si Niang sa bangko at nagmamakaawa sa kanyang asawa na iligtas siya, ngunit nawalan siya ng dahilan. Gulat na gulat niyang hinampas ang tiyan ng asawa. Ang tiyan ni Niang ay puno ng mga batang ahas. Itinaas ni Manop ang kanyang kutsilyo at nilaslas ang sanggol na ahas hanggang sa mapatay niya ang lahat ng batang ahas sa kanyang harapan. Tumawa ng malakas ang baliw. Sa wakas na resolba ang awayan. Ngunit ngayon ay isang ahas ang tahimik na gumapang sa tubig. Nakipaglaro ang babae sa ahas at kinabukasan ay nalaman niyang buntis siya. Ang asawa ay bumalik mula sa trabaho at nalaman. Direkta niyang isinilang ang kanyang asawa. Hindi nakakagulat na mayroong hindi mabilang na maliliit na ahas sa tiyan ng babae. Walang humpay na hinampas ni Manop ang mga batang ahas. Pinatay niya ang lahat ng sanggol na ahas sa kanyang harapan. Nagsimula siyang tumawa. Ang asul na sombrero ay sa wakas ay natanggal na. Pero hindi niya alam na may lumitaw na ahas. Walang pansinan si Manok sa oras na ito, kaya bigla siyang natamaan ng troso. Sumunod din ang kanilang anak. Nang makita ito, umiyak ang dalaga ng walang ingay. Ngunit kailangan din niyang tamaan ang parehong loob ng kanyang ama. Pagkatapos ay maswerteng nakataka si Soraya sa isang mapayapang lugar. Sa sandaling ito ay lumitaw ang isang lalaki, ang kanyang katawan ay naglalabas ng liwanag. Nagbuga rin ng liwanag ang katawan ni Soraya. Hindi nagtagal ay naging bata si Soraya. Umiiyak si baby habang nakahiga. Sabi ng lalaking maamo ang mukha, iuwi niya ang dalaga. Ang mga kapitbahay ay tila sumingaw sa mundo. Kaya halika tingnan kung ano ang nangyari. Pagdating sa bahay, nakita nila ang ulo ng ahas na nakasabit sa harap ng pinto. Agad na humalukit-kip ang mga kapitbahay at umawit. Ngunit kinabukasan, biglang nabuntis ang 70 anyos na kapitbahay. Nakipag-chat siya sa mga batang lalaki at hiniling na pakainin siya ng kanin. Tapos ngumiti siya ng malapad na ngiti. At si Soraya sa loob ng isang araw ay lumaki siya bilang isang 8 taong gulang na bata. Siya ay may asul na mga mata at isang grupo ng mga sanggol na ahas sa kanyang ulo. Ngunit ang ulong ito ay naghihigpit pa rin sa kanya. Sinabihan siya ng amo na huwag masyadong magpapansin sa iba. Sa mata ko, ikaw ang pinakamaganda. Agad na gumanda ang muod ni Soraya. Isang araw may nakita siyang mga batang naglalaro. Nag-ipon ng lakas ng loob si Soraya para batiin sila. Nang makita siya ng mga tao, natakot sila. Sinabi ni Soraya na hindi niya sila sasaktan. Nagmamadali silang umalis. Ito ay labis na ikinalungkot ni Soraya. Sa pagkakataong ito ay dahan-dahang lumapit ang amo, inalin niya si Soraya. Malungkot na sabi ni Soraya. Gusto ko lang makipagkaibigan sa kanila. Pero lahat takot sa akin. Patuloy siyang inaliw ng amo. Iba ka sa tao. Ikaw ay isang inapo ng Diyos ng ahas. Determinado na ang buhay na ito ay haharap sa maraming paghihirap. Napaluha si Soraya na hindi alam na mas mahihirapan pa ito mamaya. Ang babaeng natulog lamang ng isang araw ay nagsilang ng batang babae na ito kinabukasan. Siya ay may anyo ng tao, ngunit ang kanyang buhok ay ahas. Ito pa rin ang bumabagabag sa kanya. Kaya naman madalas siyang binubuli ng mga bata. Sa pagkakataong ito ay nagdala sila ng lambat. Binalaan ni Soraya ang mga saksi na huwag gumawa ng kaguluhan. Tinatawanan siya ng mga ito bilang isang halimaw. Nanguna ang bata at inihagis ang lambat para manghuli ng isda. Yumuko si Soraya para umiwas.
Muling sinunggaban ng mga lambat ang kanilang mga kasama. Pinagalitan ng mga bata ang kanilang mga kasama bilang mga taksin. Nagalit ang bata, iniwan silang mag-isa. Si Soraya ay palaging napakabait upang iligtas sila. Pero itinaboy siya ng tatlo babaeng ito at saka nagsalita ng mga masasamang salita. May ahas na biglang sumulpot sa likod ni Soraya. Natakot ang mga bata nang ilabas ng ahas ang dila sa kanila. Natakot ang tatlong bata at nagtakbuhan dala ang kanilang mga lambat. Pinagsabihan ni Soraya ang ahas na hindi na muling nagpakita. Pagkatapos ay nawala ang malungkot na ahas sa likod ni Soraya. Sa oras na ito lumitaw din ang master dito. Sabi niya kay Soraya, "Ang ahas na ito ay may hindi maipaliwanag na relasyon sa iyo. Palagi kang poprotektahan ito. Sana mahalin mo din." Pagkarinig nito ay unti-unti ding tinanggap ni Soraya ang ahas. Si Soraya ay pinalaki ng amo upang maging isang maganda at kaakit-akit na babae. Gusto ni Master na bigyan siya ng regalo. Ay isang gintong singsing sa hugis ng isang ahas. Tuwang-tuwa si Soraya. Natanggap niya ang singsing mula sa Master. Pagkatapos ay isang himala ang nangyari. Wala na ang mga ahas sa ulo niya. Si Soraya ay naging isang normal na tao. Ang una niyang ginawa ay naghugas ng buhok. Sa sandaling ito, napangiti siya. Nainit si Soraya sa tubig at naghanda na para umuwi. Isang lalaki ang nawala ng malay sa pampang ng batis. Pero naiuwi lang siya ni Soraya dahil hindi siya nagising. Kinabukasan ay nagising ang bata. Mabilis siyang nagpasalamat sa kanilang pagliligtas sa kanilang buhay. Ang makita ang inosente at dalisay na si Soraya Wayha ay may iba pang intensyon. Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Sinabi ni Wayha na gusto niyang ibalik si Soraya sa mamamahayag ng ligtas. Naramdaman din ni Master na oras na para palabasin si Soraya. Pagkatapos ay inakay ni Wayha si Soraya palabas ng maliit na bahay. Mabilis na nakarating ang dalawa sa bahay ni Wayha. Dahil sa pagtatago ni Wayha, opisyal na naging taganayon si Soraya. Dumating din ang babaeng laging lihim na nagmamahal kay Wayha. Nang makitang masaya ang dalawa, nagsiselos ang babae. Kaya sa tulong ng kanyang mga kapatid na babae, natagpuan niya ang isang sikat na mangkukulam.